Sa inyo to lahat. Ay, sorry. Sa laki nito kahit kami nalito. Pero learn from our mistake. Hindi tayo na zero sa Gutemba. Hi guys, good morning. We're here sa Gutemba Premium Outlets. Malamig, maulap. Hindi natin kita si Mount Fuji. Maaga tayo nag-start para maaga rin tayong matapos. Today is day... They don't know. Sunday na po. Anong day na ba ngayon? Hindi ko na alam. Mag-start pala kami ng araw namin. Dito na ako nag-start mag-vlog para tipid. Sumakay kami ng bus for siguro mga more than an hour. 10:05 umalis kami doon. Dumating kami dito sa Gutemba na... Taray, unang-unang sa talaga Prada. Mga 11:44. Parang gano'n. Bilis nila kumita. Wala pa kaming 5 minutes dito sa Gutemba. Nakapasok mo sila dito sa Prada. Ang daming tao. Grabe. Hindi ko sure kung mura or mahal. Wala man akong balak bilhin dito. Sama lang sa kanila. Pero first time ko here. Ang laki nung Prada dito. As in, gandun yan sa kabilang dulo. Patayin ako. That's cute. May nakita siya agad. Ako para na ako lola. Nakaupo na ako agad dito. Although kakagising ko lang, natulog ako sa bus. Magkano yan? Patingin? 93,500 yan. Patingin. Ayan siya. Parang siyang wallet. Tapos may sling lang siya. Cute. Literal na wallet. Kagabi pala guys was so fun. Nabitin kami ni Paul actually. Pero kasi nga maaga kami here sa Gutemba. So umuwi kami agad. Before 12, umalis na kami doon. Kasi last train was 12:20. Fun. Sayang walang performances kasi dapat manonood kami ng drag show. Kaso, doon sa bar na pinuntahan namin, ang performances every Friday lang. Eh, Saturday kami nagpunta. At least, we got to see our friends. Tapos, doon kami sa unang bar, pumunta doon sa Dragon Men. Tapos, lumipat kami doon sa Iro. Tapos, bumalik kami ng Dragon Men. Tapos, umuwi na rin kami. Siguro nakatatlong drinks din kami. May entrance yung Dragon Men. 1,000 nung pumasok kami. Tapos after a while, nung lumabas na kami, pupunta kami doon sa second bar. Nagiging siyang 2,000 yen. Hindi namin alam kung bakit. Biglang nagpalit sila ng entrance fee. So kung gusto nyo makamura, pumunta na kayo maaga, magpa-stunt na kayo para pwede kayong lumabas-pasok doon sa mga bar. Sa Iron naman walang entrance fee. Pero wala kasing performances doon. Iinom ka lang talaga. So yun, it was fun. It was nice seeing our friends. Tapos... yun nga, para ilang hours lang yung tulog namin, mga 4 hours, kaya natulog kami sa bus. Lahat kami. Tinawag niya ako, akala ko lalabas na kami. Sa inyo to lahat! May gosh, ang dami na nilang nabili guys, so... ano bang ginagawa niyo dyan? Para kayo nagbebentahan dyan. Yeah, maganda rin yan. Magkano yan? 43,500. Yen? Pesos. 43,500 pesos. Pag kinonvert. Maganda. It's nylon. Mas maganda yung size. Ganda. Ito, for reference, 132,000 yan daw. Hindi ko alam kung mura yun o mahal. Wala mo akong alam sa mga ganito. Dahil kakarating lang namin, mga kaibigan. As in, literal, wala pa kaming 10 minutes dito. Nagpipigil pa sila. Wala silang nabili dito. Tapos yung prices daw dun sa tag, with tax yun. So less than 10% pa, tapos I think less 5% pa. Okay, so lipad kami sa second store. Yan yung ibang mga stores na nandito. May Tom Ford, may McQueen, Givenchy, Versace, Longchamp, Chloe, Isimiyaki, Gucci... Okay, so ito yung loob ng Longchamp. Or Longchamp. Ganun daw kasi sabihin yun eh. Longchamp. Cute to. For me. For me. 11,000 pesos? Mm-hmm. 18,600. Magkano? 32,699. 32,699 yan. Ayan, yung ganyan.
Last piece na siya. Last piece. Ito ata yung stage 1 ng shopping dito sa Gutempa. Canvassing. Kasi wala pa silang binibili. Congratulations mga kaibigan. And kung mapapansin nyo, dala namin ang aming medium size na luggage. Tapos meron silang bit-bit doon na maliit. So we are going to do some damage. Ang cute ng kulay ng bag. Nasa San Laurent kami. Ay! Sorry. Pinagbawalan tayo mag-film doon, so wala kayo nakita. So dito tayo sa Gucci. Sana pwede mag-film. Ooh, laki rin ng Gucci dito. And ang daming tao. Ang cute nito, oh, 193,000 yen. Para siyang, ano, duffel? Ay, ano tawag? Can I try this one? Cute. Ayan, ganun siya. Sa tingin, harap ka dito. Malaki? It's nice. Ah, bulky kasi it retains its form. Okay, next tour. So far, so good mga kaibigan. Wala pa pong damage. Yun yung rason kung ba't wala pa silang nabibili guys. Hindi pa kami kumakain. Eto na, kakain po tayo. Sasabihin ko pa lang kasi, aba. Parang napuntahan na namin lahat ng stores na gusto nila pero wala silang nabili. Yun pala yung rason, hindi pa kami kumakain. Eto na, malilinawan na sila talaga. Okay, there's a Shake Shack here. Katabi lang halos ng Bottega Veneta. So, I guess dito kami kakain. Dito sila biglang pumasok. Wala usap-usap. Hindi ko ata napakita sa inyo yung ano. Yung Shake Shack dito, malaki. Ayan. Tapos may saksakan. Sayang hindi kami nakadala mo. Ito pala yung aming binili. 3,399. So yan yung order namin. Yum! Let's eat! Ayan, kaya mo yan. Happy meal. Mukbang. Ito pala on the side mo. Wrong. Why? I like daw ng burger sabi niya. Dapat single patty lang kinuha ko for me. Ayaw mo yan. Okay, we're done with lunch. Kabusog. Pero again, guys, I stand by my first review of Shake Shack. Nothing special. Kumbaga parang, when I say nothing special, kumbaga kung naka-blindfold ka, pinatikim ka ng Shake Shack burger, iisipin mo na hindi siya Shake Shack. Pwede siya kahit anong burger. Parang ganun. Pero masarap naman. Masarap yung fries na may cheese. Update, we only have around 3 hours to shop kasi ang kinuha namin ticket pabalik ng Shinjuku is 4. Sabi namin okay na yun and para hindi kami masyadong late makauwi. Another update guys, maulap pa rin. So I'm not sure if we're going to see Mount Fuji. Pesos? 32,000 pesos daw. Ganda. Cute, no? Oo. Tsaka ngayon ako nakakita na parang crocodile ba ito, alligator. Ang cute nito guys. Oh. Adidas Balenciaga. IH. 36,000. Something like that. Ganda. Ayan siya. Sakto yung size sa'yo. Yeah, this is my size. It's meant to be. Okay, I don't know if we're going to call it successful na wala silang nabibili. Bilang yun ang point na pagpunta namin dito. Pero so far, wala silang nabibili. Ang dami tao, guys. Oh, papasok ko si Paul sa Kenzo. Vlog ako ng vlog, guys. May mga nakalagay pa lang, guys. Kapal na lang ng mukha.
Dahil Pilipino tayo. Hindi. Pinatanungan niya kung sinabi nung SA niyo eh. Ah, talaga? Nandito kami sa Valentino. May tinignan si Paul na slipper. Tapos may na-meet kami na Pinoy na SA. Tapos may 20, additional 20% off na. Na hindi ata sinabi nung SA na po. If you buy 2 pala, get additional 10%. Okay. Hindi ko yung napakita sa inyo kasi hindi ako nag-video sa loob. Para siyang Crocs na Valentinos. Parang but it's minimo yung itsura niya. It looks much more sophisticated than Crocs. So ayan, ang dami talagang shops dito guys. Ang laki-laki. It reminds me of yung parang outlet store natin sa... Ano yung outlet store natin sa Philippines that looks like this? Yung sa Laguna ba? Pero ganito yung itsura, di ba? Ganito yung itsura, pero... At saka, ang maganda dito, yung mga tindahan nila, hindi siya yung mukhang warehouse na ginawang tindahan. Yeah. Mukha siya talagang store. Ang gaganda ng tindahan. Anyway, hindi ko na i-vlog guys yung loob. Siguro may idea na kayo if mas mura dito or mas mahal. Kasi ang daming nakalagay na bawal mag-video, bawal mag-photo, ganyan. Nahiya na ako. Pero halos lahat ng brands nandito. So, punta na lang kayo dito sa Gotemba. May 7-Eleven din dito. Ooh, BB! Okay, ayan, medyo nagpapanik na sila. 2 o'clock na kasi, hanggang 4 nga lang kami. So, naghiwalay na kami si Alex, tsaka si Allen, tas kami ni Paul. Magkikita na lang kami here. Or doon sa may Prada ng mga 3:30 para sakto kami sa bus. Yan, nakikita niyo yung bridge na yan guys. Tatawirin natin yan. Tapos pagdating sa kabila, parang isa pang ganito. Isa pang wing. So, napakalaki po nitong Gotemba. Kaya ang dami pala tumatawid dito. Nasa kabila yung ibang stores. Kaya may pupunta kami store doon. Kaya hindi ko lang nakikita niya kulay brown na building. Ayan, isa pa yung outlet store. Gotemba din, pero ibang wing. Hillside yung tawag. So if you're looking for specific stores, kailangan nyo talaga yung map. Para alam na kung saan kayo pupunta. Kasi hindi naman dikit-dikit lahat ng stores na gusto niya. Minsan nandito ka sa kabilang wing. Minsan nandito sa kabilang wing. So better to use a map. Okay, so ito yung hillside area. Ayan. Para din siyang yung kabila. Ah, nandito yung Lululemon, Lacoste. May nakita ko yan. Converse. Pupunta namin yung Ferragamo. So, nawala yung map. Tignan nyo. Sa laki nito, kahit kami nalito. Akala namin yung Ferragamo nandito sa side na to. Wala naman pala. Nandun siya sa... Kung saan kami nang galing, sobrang laki lang ng area. Hindi na namin siya na-explore ng buo. Akala namin nandito sa side na to. Ito yung hillside, hindi ko ata napakita sa inyo patong loob. Mas maliit siya compared dun sa kabilang side pala. Hindi siya magkasing laki. Kung saan kami bumaba, yun yung super laking area na akala ko na-explore na namin ang buo. Hindi pa pala. Akala ko tuloy yung hindi namin nakitang store nandito sa hillside. Hindi, nandun siya, nasa kabilang side lang. Nasa Converse kami and I saw these tote bags. Ang cute na to, we're getting one. Tatawid tayo ng isa pang bridge. Ito yung kabila nung... Paano ko ba i-explain? Ang hirap. Basta ito yung isa pang side. Hindi ito yung hillside. I think this is the west or east side. Ayan, I don't know if you can see it, but yung glass bridge na yan, yan yung tinawid natin para pumunta ng hillside. This is a different bridge. Okay, some tips. I'm not saying na pro ako when it comes to shopping at Gotemba kasi nga first time ko lang din. Pero learn from our mistake. Masyado kaming nagmamadali ngayon. Ang binok naming time is 10 to 4 and kulang yun. Especially if you have the intent to shop. Kasi ang laki talaga nito. Mauubos yung oras niya. Imagine nyo, nung nagbubo kami ng ticket, akala namin yung 10 to 4, ang tagal na nun, 5 oras. Pwede na yun. No. Tinan mo, nagmamadali tuloy kami lahat ngayon. Even yung pagbili-bili ng food, it takes time. So, better kung mas mahaba yung time nyo. Tapos, aralin nyo na yung stores. Tingnan nyo kung nasaan yung mga gusto nyo store. Tingnan nyo na kung ano yung mga gusto nyo stores na puntahan para ma-plan nyo yung ikot nyo dito sa Gotemba kasi ang laki na talaga. May food bazaar pala dito. You could have eaten here. Para food court. Hindi na natin papasokan yan guys kasi nga gaul tayo sa time. Pinapakita ko na lang sa inyo na pwede kayong kumain dyan tapos you can sit outside. Actually sila Alex, meron silang sinasabi sa amin na masarap na crepe dito. Nandun sa kabilang side, yung patawid papuntang hillside. Pero, hindi na nila matry kasi ang haba ng pila, mag-uubos sila rin ng oras. Okay, so nandito na tayo. Hindi ko na alam kung sa area to. Diyos ko na, sana makabalik pa kami ng matiwasa at hindi kami maligaw. Ako kasi, akala ko, para siyang yung mga outlet shops sa atin sa Pilipinas na... Ang konti lang naman ang merch sa loob. So, hindi ka mag-uubos ng oras para pasukin. Pero ito hindi, guys, yung mga
tindahan nila, legit talaga na tindahan. Although hindi kompleto yung merch, pero marami silang tinitinda. So mag-uubos ka talaga ng oras para hanapin kung ano yung gusto mo and kung ano yung mura. Tinan nyo, ibang area na naman to. Diyos ko day. From the fountain, pag kumanon ka, meron na namang wing. Woo! Nakakaloka. Skuntay, it doesn't end. Sabi ba yung nahanap namin, hindi ko na makita si Paul tuloy. Bilis na maglakad eh. Trust me guys when I say, this is a whole day affair. In-underestimate ko ang laki na tong Gotemba, in all fairness. Ako din, akala ko, parang yung sa... tatlong oras, okay ka na. Oo, tsaka akala ko talaga yung para siyang sa Pilipinas na pipili ka lang ng konti. Hindi eh, talagang lahat ng stores, if you can see, puno talaga, puno ng merch. Kaya nga kailangan mo ng oras talaga. Ay, pabalik na kami ni Paul. Wala kami na achieve. Pabalik na kami dun sa una namin pinag-stayan. Yung unang area. So nasa yung Prada, ganyan. Tapos yung mga nagtatanong pala or nagtataka kung malamig ba, malamig. Pero dahil nga nagmamadali kami, pinagpapawisan kami. Pero malamig guys ha, malamig. And dun sa mga curious din, since ang dami-dami ang tao, baka isipin nyo is siksikan or mahirap bumili. Actually hindi, kasi sa sobrang laki ng place, hindi naiipon sa isang lugar yung tao. Ang galing nga na pagkakagawa nila kasi lahat umiikot, lahat lumilipat ng area. Hindi nagsistay sa isang area lang. Kaya hindi mahirap. Kahit pumasok kayo sa store, hindi naman mahaba yung mga pila sa loob. Ah, last now nga kasi is a Sunday. So, marami talagang tao. Madami ng mga doggies dito. Ayun sila Alex. Sila, nakapila sila dito sa Crepery. Gelato PK Crepe. Cafe pala. Masarap daw kasi yan. Kaya siya pinipila. Ayaw magpasilip ni Mount Fuji, mga kaibigan. I'm assuming na yan si Mount Fuji. So ayan. May nabili naman kami. Kahit pa paano. And at least nakapunta kami ng Gotemba. Nakapila na kami for the bus. Kasi 4 o'clock yung aming bus. Eh 3:50. Late yung relo ko ng 1 hour. Goodbye po sa wala po siyang nabili today.